Hi everyone, welcome sa aking channel. Kung baguhan ka dito sa aking channel, ako nga pala si Christine. And kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe. Click mo na rin yung notification bell button so that you will notified. Sabi ko magtatagalog ko. Para notified ka every time na may bago akong upload. Kung gusto mo lang naman, kung ayaw mo, okay lang. Pero maraming salamat sa lahat ng nanonood palagi sa aking channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Gusto kong magtagalog ngayon, magtagalog tayo ngayon. Even na kailangan talaga, mas maganda pa rin talaga mag-English kahit hindi tayo magaling pa masyado mag-English. Mas maganda pa rin mag-English mo. Kasi hindi natin alam, katulad sa akin. May dati akong ka-coworker na nanonood pala siya ng video ko kasi every time na may bago akong upload na video, pinapost ko talaga sa social media. Sabi niya naman, nag-request siya mag-English daw ako kasi hindi niya daw naiintindihan kung ano yung sinasabi ko. Pero yun nga yung maganda kasi hindi malay mo may naligaw sa channel natin na hindi nakaintindi ng Tagalog. So mas maganda yung English kasi maintindihan nila kung ano yung sinasabi natin. Ayun lang, yung sa akin lang naman kasi na-experience ko yun. Sinabihan ba naman ako sa trabaho na hindi niya daw naiintindihan kung ano yung sinasabi ko, kaya mas maganda yung kahit hindi tayo magaling mag-English, mas maganda yung English yung sinasabi natin. Sinabi ko na nga, for example, may naligaw sa ating channel na hindi nakakaintindi ng Tagalog, maintindihan nila kung ano yung sinasabi natin sa video. So mag-quick haul tayo ngayon. Mabilis ang quick haul lang 'to, naisipan ko lang. Sinisipag ang lola niyo mag-video. So why not? So bago ako umuwi sa trabaho, dumaan muna ako, nag-shopping ako ng yung mga kailangan ko lang everyday. Katulad ng kaninang umaga, nakalimutan ko bumili kahapon na wala na pala ako ng honey. Kasi yung honey yung ginagamit ko yun sa coffee and saka sa yung honey ginagamit ko sa coffee ko pag nagtitipla ako ng kape at saka sa tea. Yun yung nilalagay ko sa tea at saka sa coffee, yung honey. Medyo may kamahalan nga lang pero mas maganda yung honey gamitin sa, para sa akin mas maganda gamitin yung honey sa tea at saka sa coffee. So yun yung ginagamit ko sa kape ko at saka sa tea. So bumili ako ng honey, naubusan ako ng honey kahapon. Kalimutan ko bumili kahapon ng honey. And then, ayun, bumili tayo ng konti sa Walmart. Total na nabili ko ngayon, $23.52. Magkano yun? Lagay ko na lang sa screen kung magkano yun sa Philippine money natin. Hindi pa ako magaling sa ano, conversion or ganun. Ayun, bumili ako ng itong 200 pieces ornament hooks. Kasi bumili ako last year ng maliit na Christmas tree. Nakalimutan ko, naubusan pala ako ng ornaments hook, kaya bumili ako ng 200 pieces na siya, 98 cents lang siya. Ganito yung itsura, guys. Yan. So, mura na to sa 200 pieces, 98 cents lang. Kasi meron akong tawag dito. Last year ko pa yun nabili, yung maliit na cute na Christmas tree. Ilalagay ko lang siya sa counter. Nabili ko yung last year, clearance na siya, tsaka Christmas decoration din. Last year ko pa yung nabili, naka-clearance siya. Kaya yung magandang, kung gusto nyong magplano kayo magpalit ng Christmas tree next year, or gusto nyong makasave ng pera, antayin yung matapos yung Christmas, tapos nagsisale sila sa Walmart, nagsisale sila ng lahat ng mga Christmas items pagkatapos ng Christmas. Murang-mura na. Sobrang mura na kasi yung malaki talagang Christmas tree, minsan nagsisale sila ng $10 na lang. Nagkakahalaga siya ng mga $130 na Christmas tree. Pag nakasale sila, sobrang mura. Kaya yun yung magandang tip. Pag gusto niyo bumili ng Christmas tree at saka lahat ng Christmas decoration, pagkatapos ng Christmas kasi kinaumagahan, nakasale na sila. Ito din, kasi winter na dito, malamig na, hindi ako pwedeng lumabas ng basa yung buhok ko. Talagang di na blow dryer ko sa, kasi nagginiginaw ako sa labas pag lumalabas ako na basa yung buhok ko. Tapos bumili, napabili tuloy ako ng yung suklay na, anong tawag dito?
Conair Salon Result Blow Dry Styling Comb. Ganito yung itsura niya, guys. Oh. Yung binili ko yung maliit lang kasi meron silang next sumunod dito yung malaki. Yung binili ko lang yung maliit para dito lang sa side na to ko maglalagay ng ano. Parang konting ano, nagkakaad ng volume para halimbawa pang nag-blower ka, ikukom mo lang siya, magkaroon ng style yung buhok mo. So, ayun, bumili ako nitong ano, try ko tong maliit na suklay. So, yung suklay $3.88. So, not, hindi naman masyadong kamahalan. Tapos, ito nung yung next, itry ko tong Garnier ano, anti-freeze serum. Sa buhok siya, ito siya yung itsura niya. Clear yung ano niya. Malaki na yung bottle niya eh. Kasi dito talaga sobrang dry ng buhok tsaka ano, kaya itry, gusto kong itry itong Garnier na serum sa buhok. Sabi niya, ano, Slick and Shine Anti-Freeze Serum. Freezy Dry Hair, for hair. Yun, inaantok na ako, ang aga kong nagising ngayon. $4.94 yung ano, hair serum. Mura lang siya, okay na yan, $4.94. And then, so napadaan ako sa jewelry. Maraming mga cute-cute doon na mga ano, accessories. So napabili ako ng dalawang ano, type ng earrings. Magkano yung earrings nasa $2.88. So not too bad. Ito cute siya oh, $2.88. Yung silver siya. Ito lang siya. Ito yung isa. Cute. And then itong isa parang ano siya, may pagka-gold siya na may ano. Yan. $2.88. Ang cute. Parang ano lang, mas maganda yung ganitong hindi totoo kasi hindi ka matakot na mawala mo or maano, wala. Okay lang na maano, limbawa, aksidente na hulog or nawala mo, hindi masakit sa dibdib. Kaysa yung totoong earrings sa maano, mahirap maano, mahirap, masakit sa dibdib pag nawala. So, ang cute na nga. Subukan natin, try ko, suot natin. Ito lang para may ano, para paiba-iba naman yung earring natin, may ano tayo, pangpalitan tayo. Gusto ko yung style nito, tsaka ito. Kinuha ko yung gold tsaka silver. Tanggalin ko yung higaw ko. Try natin. Excited ako eh. Yun lang yung binili ko kanina pag uwi ko kasi sabi ko, buti na lang naalala ko, wala na pala akong ano, tawag dito. Wala na akong honey kasi yun yung ginagamit ko sa kape tsaka sa tea. Ay, medyo maluwag yung ano niya, yung lock. Medyo maluwag yung lock. Okay lang yun. Meron naman akong extra lock. Maluwag yung lock niya. Ito yung itsura, guys. Yan yung itsura niya. Cute. Sobrang cute. Yan, para minsan maiba naman yung earrings natin. Ganito na yung itsura pag nakalagay sa earrings. Oh. Ganyan. Ganyan siya. Oh. Tinali ko kagabi, kaninang umaga yung buhok ko. Hanggang ngayon, ano pa rin siya. Maganda yung pagkakatali ko ngayon. Ano siya, nilagyan ko ng madaming hairpin, kaya stay pa rin siya. Ayan siya, guys. Oh, at, nahulog. Sabi ko na nga ba, maluwag yung ano eh. Maluwag yung, ah, nahulog yung ano, yung, nasira yung ano, ano ba yan, nasira yung parang heart. Pwede ba maayos yun? Mamaya na nga lang pumasok sa ano ko, sa loob ng ano ko, ng damit. Nasira siya. Pwede tanggalin ko na nga lang yung heart. Nasira siya eh. Hindi na ata pwede maayos na, wala na yung ano. Nahulog. Ano ba yan? Nasira yung ano. Tanggalin ko na lang siya. Sayang. Yan nga siya. Nasira yung, nahulog yung ganito oh. Tanggalin ko na lang yan. Parang mas maganda itong silver eh. Kasi ano, ito yung itsura ng silver. Ah, nakaano siya. Ganito siya oh, guys. Ganyan. Nasira yung isa. Ano ba yan? Ay, mas maganda to. Madali lang ikabit. Ganun mo lang siya oh. Mas, parang mas maganda to. Simple lang oh. Puti. Kalang yan, mura lang. Pero sayang pa rin eh. Nasira yung gold. Ano ba yan? Pwede ba isa uli yun? Nasira siya.
Tanggalin ko lang yung heart. Kasi cute pa naman yung heart. Ayun, mabilis lang siyang i-ano, ilagay. Ito mas maganda, oh. Parang simple lang. Ayan, oh. Ito na nga lang. Nasira yung isa. Ano ba yan? So, ayun lang yung ano natin, yung mabilisang haul natin kanina, no, kung ano yung mga napamili ko kanina. Maganda sana to. Ayun, maganda. Yun, gondo. To. Yan, ito na lang yung gagamitin kung ano, para maiba naman. Mahilig kasi ako sa mga pearl-pearl. Yung hikaw ko, napansin ko, palagi na lang yung ginagamit ko. Meron, although meron naman ako ibang mga earring dyan, tinatamad lang akong mag-ano. Maghalongkat kasi hindi ko alam kung nasa na yung mga earrings ko. Kaya parang maiba naman siya. Ayun. Yan, ang cute. Yun lang yung ano natin, yung mabilisang haul natin ngayon. Parang ang ganda ng ano. Ito na yung gagamitin ko ng camera. Yung, ito na nga yung gagamitin kong main camera kasi mas maganda tong ano, camera na to pag tawag dito. Pag nagpo-focus ng ano ng item, mabilis siyang mag-focus. Kasi yung lumang, yung isa kong camera, medyo may pagka-delay yung focus nun. Although, maganda rin yung camera na yun, especially pag nagpipicture your photoshoot, paborito kong gamitin yung isang camera na yun. Sobrang ganda pag nagpipicture, kaya gustong-gusto ko yun. Pero itong ano, nung nakarang araw, bumili ako ng vitamin E aloe vera external use, o yung sinasabi, hindi ko alam yung dati. Nalaman ko lang yun nung tinanong ko si Dan. Ano pala yun, i-apply sa labas ng ano mo, hindi inside, yung katulad ng internal iniinom. Yung external sa loob ng ano natin, ina-apply sa skin natin, hindi natin iniinom. So bumili ako nitong aloe vera vitamin E. Ito. Ano, nakalimutan ko magkano to. Sa mga less than, ano, more than $10 something, parang ganun. Tapos, trinay ko ng isang beses bago ako matulog kasi nga parang ano siya, cream siya. Bubuksan mo yung ano yung ito, hihiwain mo siya. Tapos, ilalagay mo sa skin mo yung product nasa loob, ilalagay mo sa mukha mo. Aba naman si ano, hindi kasi kami, ako, ayaw ni Dan yung amoy, sobrang tapang kasi ng amoy, yung parang sobrang ano, matapang yung amoy niya, yung bulaklak na sobrang tapang yung amoy, ayaw niya ng amoy, kaya hindi ko na ginagamit kasi yan pa naman si Dan, masayalan niyan sa amoy, lalo na sa mga yung matatapang na amoy kasi ano, hindi siya nag-perfume, hindi siya, never talaga siya nag-perfume, kaya ayaw niya nga yung amoy ng mga perfume. Parang parehas kami dalawa kasi ako, hindi rin ako nag-perfume. Ayaw ko din ng sobrang ano, yung matapang yung amoy, nahihilo ako, hindi ako sanay. Parehas kami hindi sanay, kaya hindi kami nag-perfume talaga. Ayaw namin yung sobrang amoy na sobrang tapang, ano, yung ibang tao, diba, kung makapabango sobra, ang dami-dami. Grabe yung amoy, matapang. Hindi ko naman kasi naamoy na ano, kasi nakasil siya, hindi mo siyang pwedeng amoyin pag binili mo. So, nung ginamit ko isang beses, ano, sobrang ano, tapang ng amoy niya, kaya hindi na ko na ginamit. Ibibigay ko na lang sa mother-in-law ko or sa friend ko kung gusto niya, kasi hindi ko naman talaga siya magagamit. Sayang. Kaya pamibigay ko na lang siya. Ano siya, vitamin E, aloe vera. Sayang. Ayun, dito ko na natatapusin yung video na to. Maraming salamat sa panonood. Inaantok na ako, sobrang antok na ako kahit doon pa sa work, sobrang antok na talaga ako kasi ang aga-aga kong nagigising. Gusto ko kasi yung maagang nagigising kaysa sa nagmamadali ako. Ayoko nang ganun. So, gusto ko yung maraming time. So, maraming salamat sa panonood, everyone. Kita-kita ulit tayo sa next video ko. Bye!